Hi guys, it's me again, Nedzki Financial 101. Welcome to my YouTube channel. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa solid financial foundation. Ano nga ba ang solid financial foundation sa IMG? At getting to know the basic financial concept. Ituturo ko rin kung ano yung mga pamamaraan sa usaping pinansyal. Samahan niyo ako sa video na ito. Okay, ito ang unang slide. Getting to know the basic financial concept. Ito yung pinaka-concept sa IMG to build a strong financial foundation. So, inilagay ko to sa unang slides ko kasi ito yung pinaka-foundation ko sa pag-build ng aking financial. So, una, proper protection, healthcare. Pangalawa, manage debt or reduce liability. Pangatlo, emergency fund. Pang-apat, investment. So, ito ngayon ang unti-unti ko nang pinopokusan na natututunan ko sa IMG. So, ituturo ko sa inyo kung paano, ano-ano ba yung in-apply ko, paano ko siya unti-unting mabuild. So, kumbaga, sa isang bahay, kung magbubuo tayo, kailangan natin ng pundasyon. So, sa usaping financial, kailangan mo rin mag-build ng financial foundation, which is ito yun. Kumbaga nga, a solid foundation takes time to build, trees don't grow big overnight. So, kailangan mo talaga siyang unti-unting aralin, step by step, at unti-unti mo siyang i-apply sa sarili mo. Okay, ito naman yung second slide. Ito yung key to build a solid financial foundation. So, una, educate yourself. Siyempre, parang sa school lang yan eh, di ba? Kapag mag-start ka ng mag-aral, ano ba ang una nating kailangang gawin? Siyempre, basahin yung libro para tayo ay matuto. So, educate yourself. So, ang ginawa ko, siyempre, binasa ko yung IMG book na yan, which is The Secret to Savings and Building Your Future. So, sa book na yan, ang dami mong matututunan kung paano mo i-build yung solid financial foundation mo. So, yung how to increase your cash flow, kung ano nga ba yung mutual fund, ano-ano yung pagkakaiba ng mutual fund, ano yung bond fund. So, marami kang matututunan na pwede mong i-apply sa sarili mo. So, kaya yan, ang unang tip ko, educate yourself. At hindi lang din sa libro. Siyempre, medyo virtual na tayo. Si IMG, meron siyang portal which is pwede niyong ma-access lahat yung mga trainings. This is unlimited trainings. So, pili lang kayo kung anong gusto mong matutunan. Kung about ba sa how to increase your cash flow, how to build a business, how to invest, how to protect yourself through getting healthcare protection. So, lahat ng impormasyon ay makukuha nyo sa IMG kung member na kayo na IMG. So, yan lang yung sharings ko na na-benefit ko na talaga at na-i-apply ko na sa aking sariling solid financial foundation. Okay. So, nandito na tayo sa second, right mindset. Ito yung dapat din nating i-apply sa sarili natin kung gusto natin maka-build ng solid financial foundation. Right mindset, meaning from spenders to savers. So, dati talaga, kaya nilagay ko yung mga yan, yung Mall of Asia, Starbucks, McDonald's, tsaka yung parang eat all you can buffet. Kasi nung nasa DFA ako, talaga namang halos every week sa Mall of Asia, in-explore namin yung iba-ibang kainan doon. Yung iba-ibang kakaibang pagkain, ina-explore namin ng mga office mate ko. Minsan, kapag talagang gusto namin, papasukin namin mga buffet 101. Halos lahat na nakainan na yata namin, mga only rice. So, minsan naman, kung hindi kami mag-explore sa pagkain, syempre, kape-kape, samowa, upo-upo, Starbucks. So, magkano din ang Starbucks? So, kapag naman may mga sale, bili-bili ka rin. Pero hindi ako masyado sa Pilipinas na mimili sa save. Dito ako talaga na humaling sa kain. Exploring. Ano yung mga kakaibang pagkain sa MOA. Talagang halos inisa-isa namin mga office mate ko. So, meaning to say, talagang dati, ang mindset ko, spend ng spend. So, nung napunta rin ako dito sa Greece, ang mindset ko pa rin, spend. Wala pa rin akong save-save. Kasi nung nasa Greece ako, mas lumala pa nga. Kasi dito sa Greece, madaming sale.
minsan may Black Friday silang tinatawag, yung talagang almost 80%, 50 up to 80% yung sale. So, ayan yung, nilagay ko dyan yung factory outlet ng Nike shoes na talaga naman kapag may sale, ay, talagang napapabili ako ng sapatos kahit di naman kailangan. So, ayan, dyan ako na humaling from spender mindset. Pero ngayon, dahil nga natututo na ako mag-build ng foundation ko, natututo na rin ako ngayong mag-save. Dati, from spenders to savers, ito ang dapat nating i-apply. At ito yung ina-apply ko sa sarili ko. At ayan, syempre, nahumaling din ako sa travel-travel, na ang unti talaga ng wala talaga akong naiipon kasi talagang kahit may travel, go. Syempre, hindi ka na pwedeng walang pera dyan kapag magta-travel ka. Eh, yung mga kapatid ko, travel-travel, syempre, sasama na. Minsan, libre naman nila ako pamasahe, libre hotel, pero syempre, hindi naman ikaw pwedeng mapapabili rin. At syempre, syempre kailangan mo na mag-share. So, wala talaga akong naiipon dahil panay ang spend ko. Tsaka dito, may chocolate dito. Yan yung Leonidas, ilagay ko yan. Yan yung Belgian chocolates na humaling din ako dyan. Talagang alos once, twice a month, bumibili ako ng chocolate dyan dahil gusto ko talagang matikman. Lalo ako sa explore sa mga pagkain. So, ayan. So, kung ang mindset natin ay puro spend, ay talagang wala, hindi tayo makakabuild ng solid financial foundation. So, yung iba, ngayon, alam ko, lockdown. So, hindi makalabas. Ayan, humaling sa online shopping. Lazada. Ayan, Shopee. Ayan, mga ganyan. So, minsan naman, laging eat all you can, kain sa labas, buong pamilya. Wala namang masama doon. Pero syempre, kailangan mo rin maintindihan yung pag-spend mo ng tama. So, yan yung aking second key to build a social financial foundation na nai-apply ko na ngayon sa aking sarili. Right mindset. Guys, kailangan talaga ng right mindset. Okay. Guys, nandito na tayo sa pang number 3 or pangatlo na key to build a solid financial foundation. So, ano nga ba yung pangatlo? Understanding how money works. So, ayan. Kailangan din nating maunawaan kung paano mag-work ang pera. So, ito yung wealth formula. So, ito yung sinasabi kong positive money, positive time, positive rate of return, negative inflation, negative tax is equals to wealth. So, you can grow your wealth if you can make the positive much bigger than the negative. If the minuses are higher than the pluses, then there's no wealth created. So, totoo naman talaga na tulad ngayon, lockdown, no work, no pay. So, di negative yung money, pero yung time, positive. Kasi ang time, patuloy, go. So, yung rate of return, negative din. Kasi wala. No income. Pero yung inflation at saka tax, dire-diretso yan. So, gusto ko lang yung mga thinking ng mga tao, ng mga pangkaraniwang tao sa mga mayayaman na thinking na mindset. So, most people spend money and save what is left. So, relate ako dyan dahil isa ako dyan. Talagang spend ako talaga kahit walang natitira. Most people consider healthcare and insurance as an expense. Isa din ako dyan dati kapag ako'y inalok na insurance, lalo na noong mga 2011, nasa DFA ako noon, ang sabi ko, ayoko, hindi ko kaya, baka hindi ko siya mahulugan. So, ang iniisip ko, gastos lang yan. Saan kukuhain yung panghulog dyan? So, ganun yung mindset ko dati. So, most people work hard for the money. So, ayan. Talaga namang ngayon, medyo may edad na rin ako, ay talaga namang kailangan kong mag-work hard pa rin for the money kasi wala akong nasa-save. Ngayon lang naman ako nag-start na mag-build ng aking solid financial foundation. So, itong mga to, relate na relate ako. Pero hindi pa naman huli dahil ayan nga, nag-start na ako at nandiyan naman si IMG to help me. So ano naman yung mga thinking or mindset ng wealthy people? So sabi nga dito, wealthy people save money and spend what is left. So ngayon medyo na re-realize ko at making sense na ngayon. Talaga namang kailangan mo muna talagang mag-save bago ka mag-spend.
At kung ano yung natira, yun yung gamitin mo, yun yung spend mo. So ngayon, sa natututunan ko, kapag may dumating na sweldo, ang ginagawa ko, tinatabi ko na agad kung para doon sa aking every monthly ko na hinuhulugan yung aking long-term healthcare protection. So, una ko yung sinisave and then saka yung spend. So, I mean, yung mindset ko eh, nakaset up na ng ganun. Dati kasi wala eh, parang kailangan nasa utak mo agad spend or bills, expenses. No, kailangan mauna yung save your money first kumpara doon sa sarili mo. And then, yung what is left, yun yung spend mo. So, yun ang yung thinking ng mga wealthy people. Wealthy people consider healthcare insurance and insurance as an investment. So, yun nga, yung mga wealthy people, kapag yun inalok mo na insurance, ay, talagang tatanggapin nila. Especially yung mga insurance na may mutual fund or yung may investment kasi nag-accumulate yung pera nila eh. So, talagang yayaman sila kasi hinahayaan nila yung pera nila ang mag-work. So, kaya nga nandito sa baba, wealthy people let money work for them. So, yan. Kaya, ang mga mayayaman, nag-i-invest sa mga malalaking stocks, mutual fund, kasi nga, gusto nila na yung pera nila ang magtatrabaho para sa kanila. Pero, kung ang thinking natin is, lagi tayo ang magtatrabaho para kumita, hindi po forever ang ating mga pangangatawan. Tulad ko, ngayon, 40, it's 40 plus na, medyo ang hirap na, medyo masasakat-sakat na rin yung mga buto-buto. So, kaya dapat talaga hanggat bata, nagsisimula ng unti-unti ng mag-save. So, ayan. The difference between the wealthy and most people is the way they think about planning their future. Which is totoo naman talaga na kakaiba talaga yung ating thinking. Kapag hindi tayo nagsimulang magdisiplina ng sarili natin, wala tayong mapaglalaanan. Marirealize na lang natin, ay, 45 na pala ako. Ano nga bang naipon ko? Wala. So, ayan. Yan yung number 3 ko. Inintindi kong mabuti kung paano nga ba mag-work yung pera. Which is yan yung the wealth formula. Okay guys, nandito naman tayo sa number 4 ng key to build a solid financial foundation. So, ano nga ba yung number 4 ko? Understanding the X-curve concept. Ito rin yung isang nagpa-wake up call sa akin nang binabasa ko tong libro ng IMG. Kasi, na-realize ko talagang kung uunawain mo siya, malaki ang maitutulong nito para sa sarili mo. So, okay, explain ko lang. So, ito yung yellow line, law of building wealth. Ito yung bata pa tayo, younger. Of course, high responsibility. Pero may, syempre, may work na tayo dyan. So, kailangan, nag-start na tayong mag-build up ng wealth. Ayan. Yan ang kailangan nating gawin. Kung nasa 20s pa tayo, 25 hanggang 30, 40, mag-build na tayo ng wealth. Mag-save na tayo paunti-unti. Kasi, kung titignan niyo itong red line na to na ginawa ko pababa, yan, 60. Siyempre, older na tayo. So, kailangan kapag ikaw ay tumatanda, dapat nagle-less na yung responsibility mo. Nagde-decrease na siya. Kasi matanda ka na. So, kailangan nakabuild ka na ng ano mo dyan, ng wealth. May mga investment ka na magta-take care of you. May healthcare protection ka na naaasahan mo na mag-alaga para sa iyo. So, ayan, nilagay ko lang yung mga picture na yan kasi na-realize ko, sick and tired. Huwag mo nang hayaang maging 40 plus, 50 plus na, or 60 plus to 65 eh, talaga namang nagtatrabaho ka pa rin. Kaya nga, I am sick and tired. So, pinakita ko yung picture ng matanda. Ayan, pagod na siya sa katatrabaho. So, ayoko namang mapunta ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Ayan, yung babae, hawak niya na yung relo. At sobrang pagod na rin talaga siya. So, meaning to say lang ng X-curve concept na ito, kailangan kapag matanda ka, you let your money work for you, which is tama. Kailangan nung bata-bata ka, nakastart ka ng mga investment eh. So, pag tungtong mo ng mga 60, yung investment mo na ang magtatrabaho para sa'yo. So, ito yung dalawang important questions na kailangan mong tanungin sa sarili mo. So, ito rin yung talagang lagi kong iniisip. What if you die too soon? Who will take care of your family? And what if you live too long? Who will take care of you?
So, actually, talaga namang importanteng katanungan to para sa atin, na talaga namang tatatak sa utak mo, na kung hindi ka mapapaisip at hindi ka kikilos agad, marirealize mo, 60 ka na, na dito ka maghahanap ng mga healthcare protection, it's too late na. Kaya nga may solution naman. Here's the solution. If you die too soon, life insurance will take care of your family. If you live too long, investment and long-term care will take care of you. So yun, kaya ako to sineshare kasi nga yun, unti-unti nga ako nakabuild ng solid financial foundation ko. So, i-assess naman ni IMG kung ano yung dapat sa inyo, i-financial check-up niya kayo, kung ano ba yung una mong dapat i-build. So, yung tulad nga sinabi ko kanina doon sa building a solid financial foundation, pinakauna yung protection, healthcare protection. So, yun na yung una kong na-build. So, yung aking kinuha is Kaiser 3-in-1 investment long term. Kasi, yun, meron ng lahat. 3-in-1 nga kasi meron na akong life insurance. So, masasagot ko yung tanong na, what if I die too soon? So, yun, dahil insured ako, may life insurance will take care of my family kung sino man yung maiiwan ko. O, yung pangalawa namang question, nasagot din ng aking 3-in-1 Kaiser investment. What if I live too long? Who will take care of me? So, my 3-in-1 Kaiser investment will take care of me. Kasi nga, yung aking long-term healthcare is may healthcare protection. Plus, may investment din siya. Kaya, yun yung solution sa tanong ko sa pangalawa. Na, what if I live too long? Who will take care of me? So, yan. Sinishare ko lang na talaga namang maganda tong understanding the X-curve concept. By understanding the X-curve concept, you may want to decrease your responsibility by increasing your savings so that you move toward a debt-free or a happier life. So yun, kumbaga na nabibuild na sa sarili mo na parang hindi ka na medyo natatakot. Dati kasi talaga namang parang paano na, saan ako magsisimula? May tanda na ako, may ways pa ba? Meron pa naman. So, yan. Yan yung gusto ko lang i-share sa inyo na malaki itong naitulong ng X-curve concept na to at itong dalawang katanungan na ito para sa sarili natin. So, yan. I'm happy to share because I'm learning. Okay. So, nandito na tayo sa panglima. Saving the right way to build a solid financial foundation. So, ito yung tinanong ko sa sarili ko. I've been working hard all my life, but I wasn't able to save anything. Where did my money go? So, yan. Yan yung talagang itinanong ko sa sarili ko. Kasi 12 years ako sa Intel. So, 4 years ako sa DFA. Almost 1 year din ako nag-business. Nagtayo rin ako ng parang printing business. Pero, wala akong nasisave. Yan yung napakalaking tanong. Tapos sa Greece, naka-work ako dito sa kapatid ko for 5 years. Wala rin akong na-save. So, oo, maliit yung sahod talaga naman. Pero, alam mo na, kahit pa paano kailangan nakapag-save ka eh. Pero dahil nga, ang thinking ko before is always spend. Spend, spend, spend. So, ayan. Umantong ako dyan. So, ayan. Saving the wrong way. So, ayan yung ginagawa ko dati. Income minus expenses equals savings. Sabi nga ni Warren Buffett, one of the wealthiest men in the world gives this advice, don't save what is left after spending, spend what is left after saving. So, this is the correct formula for saving. Income minus savings equals expenses. In other words, you pay yourself first. So, ito na yung naia-apply ko, na yun nga, kapag may nag-sahod ka, so, unahin mo, bayaran yung sarili mo. Dahil pinagtrabahuhan mo yon, napagod ka. So, ang ginagawa ko nga, sineset aside ko na yung payment ko para sa Kaiser 3-in-1 ko. Kasi yun yung pinaka-savings ko, yun yung healthcare protection ko, at isa pa, yun yung pinaka-investment ko. So, ngayon, kung dati, ito yung ginagawa ko, saving the wrong way, ngayon, nandirito na ako sa correct way. So, before you spend, you need to save first, but there is an even better formula. So, may mas better formula pa dito, guys, na tinuro rin sa amin ni IMG. Ayan, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na abundance formula. Ito yung tinuturo ni IMG sa amin. Kung ano yung mas magandang formula. Siyempre, alam mo na yung right way. Pero may mas the best or
better formula, which is tinatawag namin na abundance formula. So, this is income minus tithes minus savings is equal to expenses. Tithe is the money you give to the church or an organization that nurtures your spiritual growth. As guide, the amount of the tithe is 10% of your income. Of course, you can always adjust your preference or capacity. So, ayan. Yan yung tinuturo ni IMG. Hindi naman porque nag-aaral ka ng financial education or nag-educate ka ng sarili, eh parang sobrang magiging madamot ka na o sobrang kuripot mo. Hindi po. So, ang tinuturo ni IMG para maging i-bless tayo more. Siyempre, sino ba nagbibigay ng blessings natin? Siyempre, si God. So, kailangan lang din natin ibalik kay God yung 10% tithes. It's either sa church or mag-donate ka. Yung kapag yan, may typhoon sa Pilipinas. So, ano ba yung pwede mong i-donate? Cash, kind, or clothes. So, yan. Or yung kapag sa naglalakad ka or may nakita kang pulube. Oh, you know, bigyan mo. Sharing your blessings. Or minsan naman, oh, i-treat yung family mo or... I mean, share your blessings. Hindi naman din yung dahil sa tinuturo yung pagtitipid or pagsisave, eh, magiging maramot ka. Hindi. Kailangan mo rin maging mapagbigay para pagpalain ka palalo. So, yan yung tinuturo. So, yan nga, 10% tithes. And then, second is savings minus savings. Of course, ito yung sinasabi ko sa inyo na ginagawa ko na, pay yourself first, 20%. So, treat it like a bill that you must pay and pay it first. That's your family financial future bill. So, yan. Babayaran mo rin yung sarili mo dahil ikaw nga ang nagtatrabaho. Dahil paano nga kung may mangyari sa'yo or magkasakit ka. So, tumanda ka or nag-live tulong ka. So, sino mag-aalaga o, diba? So, kailangan mo rin paghandaan yung sa sarili mo. So, ito yung mga natututunan ko na nagugustuhan ko dahil talaga namang may impact siya. And then, next is small savings, big money. So, spending is a habit and so is saving. Start saving 30 pesos per day. Start, that is 300 per month. So, 10 pesos lang yan a day, ha? Your 300 per month can become 447,107 in 30 years at 8% interest annually. So, 8% lang yan. So, ito yung sinasabi na nag-accumulate yung pera mo. So, yun nga, kung matututo ka na mag-invest sa mga mutual fund, hindi lang naman siya 8%. So, mataas yan. May 10%, 11%. It depends kung ano yung sasalihan nyo na pag-i-investment. So, ayan. One way to increase your savings is to reduce your expenses. Delay your gratification. It's not how much you earn that counts. It's how much you keep. Which is totoo. So, ngayon, dati nga, kada pag ako, kada sahod ko, or kada tanggap mo ng payment mo, kasi may mga part-time payment din eh. Kumbaga, after mo ma-receive yung payment, parang ako, diretso agad ako sa, alam mo na, treat myself, kain agad. Pero, yun nga, nakakagisnan ko siya, halos every ko siyang ginagawa. Or minsan naman, diretso ako sa isang, sa groceries, bilo ko ng... Alam mo na, dahil chocolate lover ako, so lahat na yata ng klase ng chocolate, eh, binili ko na. Pero syempre, yung mga pa 2 euro then or 1.5 cents euro, pag nung kinocompute ko nga, nung ngayon nagko-compute na ako, abe, malaki-laki rin siya. Eh, mga abutin din ng 10 euro per month, sayang. Malaki rin yun, pang mutual fund na rin yun. So, yan. So, ngayon, natututo na ako ng delay gratification. So, saka na lang muna. Save muna. So, para after, enjoy later. Okay. Okay, guys. Ito naman yung pang-anim.
na i-share ko how to build a solid financial foundation. This is time and discipline. Time is money. The sooner you save, the better for future. So, totoo naman talaga. Kasi, sobrang halaga ng time. Kasi ang time, di mo yan mapipigilan. Dire-diretso talaga yan. So, at saka yung disiplina. Kung di mo talaga i-set yung mindset mo sa right mindset, eh wala. Wala talagang mapupuntahan. So, buti na lang nga ngayon, yung influence nitong aking mga natutunan is nagagamit ko na talaga na yung mindset ko i-set from wrong to right mindset. Dati talaga, from spenders to savers. So, from spenders, now I am going to save na. Dati, spend. So, yun nga, medyo nakarelate ako dito kasi dito sa time na procrastination is the enemy of saving. Talagang totoo. When people are young, they delay saving because they think they have a lot of time. So, yun nga, yung mga bandang 2011, di pa pala ako 14 noon, sorry, dun sa isa kong video, nasa mga 30 plus ako. Kasi nag-start ako DFA 35, so 4 years ako doon, or 3 years. So, 38, 39, tama. So, yan, 39. So, may nag-alok na sa akin itong yan nga ng IMG. So, ako, delay. No. Next week, tomorrow, pag ganyan-ganyan ako. Talagang it took a year, 10 years in the making bago nag-sink in sa utak ko na mag-build ng ano nga ba itong kailangan kong gawin. Mag-build ng solid financial foundation. Yun. So, yan. So, yung mga mini-message ko, sinesendan ko, naiintindihan ko kung bakit hindi niyo ako pinapansin. Dahil pinagdaanan ko din yan, dahil ako hindi ko talaga pinansin, 10 taon pa nga inabot. Pero sana huwag kayong magpa-delayed dahil tulad ko, medyo late na talaga. Sana ma-realize nyo rin na tama naman yung tinuturo ng company na to. Tama naman sila. Actually, talagang late ko na sila tinanggap sa sarili ko dahil hindi ko talaga sila pinaniwalaan agad-agad. Nag-procrastinate pa ako, talagang nag-delay pa ako. So, doon sa mga lagi kong nire-remind, sinesenda ng mga YouTube, sana huwag kayong malate dahil ang oras, ang bilis lang yan. Yung discipline, medyo mahirap talaga. It took me matagal din talagang bago ko na-discipline yung sarili ko. Pero once na na-expose ka sa mga ganitong mga trainings at pag-aaral at naririnig mo yung mga story ng mga kasama mo sa IMG na yun nga, may mga janitor na or mga OFW, may katulong na ngayon ay millionaire na, parang, di ba, may inspired ka sa mga story nila na talaga namang IMG makes a difference and makes you a better future. So, yan. The high cost of waiting. So, explain ko naman yung si Mr. Save Early. Si Mr. Save Early, open an account at 12% and invest 20K a year for 6 years, then stop investing. Mr. Save Early started 6 years earlier and he made 9,597,920. So, ang laki, di ba? So, si Mr. Save later naman spent 20K a year on himself for 6 years. Then, after opens an account at 12% and invest 20K a year for 6 years. Mr. Save later, who started to save the same amount of money, 6 years later made only 4,862,610 when they both reached the age of 62. So, ayan. Hindi ko na kailang ihimay-himayin dahil isa lang ang pinapaunawa sa atin ng slides na to dahil ako'y relate na relate dito. Ako si Mrs. Save Later. So, ayan. Medyo late na rin ako talaga. Pero hindi pa naman din huli dahil at least pagdating ko naman ng 65, at least meron na ako ngayong vision na pagdating ko ng 65 at if it's 10% na nag-accumulate yung pera ko, hindi na rin siya talo. So, ayan. Gusto ko lang na i-share
Si Mr. Save early made 4,735,320 more than Mr. Save later. So, yung mga nag-start talaga, yung mga kasamahan ko sa Intel na nag-start sa IMG ng matatagal na, so mga 10 years na yung iba talagang sobrang may financial freedom na sila. Yung mga kaibigan ko na nandun, na nag-start ng maaga. So, yun nga, start saving today. Kung may opportunity, why not? Aralin nyo rin. Sayang ang opportunity. Ang bilis lang ng time. Yan yung talagang kailangan nating pukusan. Yung oras at discipline. So, yan lang. Ito na yata yung last slide ko about building a solid financial foundation. So, let's go to my last slide, which is, ayan. Ayan, guys, tapos na ang aking video. Thank you for watching my Financial 101. Don't forget to click subscribe and then send me an email for inquiries, or you can visit my YouTube. It's Nedzki Cenizal. So, ayan lang yung mga na-share ko sa inyo about how to build a solid financial foundation. Yun nga, kung isa-isay natin, una, educate yourself. Two, right mindset from spenders to savers. Three, understanding how money works. Four, understanding how X-Corp concept works. Five, saving the right way, yun yung abundance formula. And six, this is the time and discipline. Ayan, hope guys may natutunan kayo sa aking video na ito. Please, paki-share and like my video. Thank you guys. Stay safe, guys. Bye.